Bakit ka napapayag na magpa-interview? Mother's Day naman. Hindi yan sinabi mo ha, kasi sinabi ko, di ba, sabi ni Ninong Oji mo, pag hindi ka pumayag, titirahin ka. Naririndi ka na annoying na siya. Andre, meron ka bang nilalamdi ngayon? Sa puso mo, wala ka na bang galit kay Jomari Iliana? Ano ba, ma'am? Sa puso mo, wala ka na bang galit kay daddy? Okay? Sige, serious ko ba kay daddy? Kapag ano, nandun ako sa kanya. Sabi ko na eh. Aray ko! Ito po yung lingkod Papa Osin OGB. At syempre kasama ko ngayon ang aking kumare at aking close, ang anak-anakan ko. At yung anak-anakan ko pang isa, ang mag-inang Cookies Lina. Cookies Lina. Ay, Luma. Yes, Miss Aiko Melendez and her son Andre. May ina-anak. Hi! Yeah. Bakit ka napapayag na magpa-interview? Mother's Day naman. Hindi yan sinabi mo ha, kasi sinabi ko, di ba, sabi ni Ninong Oji mo, pag hindi ka pumayag, titirahin ka doon. Oh, di ba? Ay, kung paano mag-handle ng isang binatang anak na may isa ka lang? Nag-handle din si Martina. Noong una mahirap, mother, pero syempre, di ba, pag andyan na yung sitwasyon, wala kang ibang, ano eh, ibang option, but kayanin, di ba? Kaya, kinakaya ko at kakayanin ko pa rin. Pero dalaga na yung isa mo. So paano siya? May mga ano na yan. Kanya-kanya ng mundo ikaw. Oo. Actually, so paano? Magkaiba sila ni Andre eh. Si Martina is different. Si Martina is more of parang yung ugali niya is ako. Minsan naman si Andre may mga ugali na kuha niya rin sa akin. Pero yung mga mannerisms niya hindi pagkakaila. Tatay niya na rin. Kaya nga minsan ayoko siya tingin niya. Siya kasi naman yung tatay niya. Oo. Pag-duwet ng lips. Oo, di ba si tatay niya ka? Doon ako nadalit. Hindi, at yung kaskasero din yata. Ito mga kasi magpakaskas. Ano ng kotse. Ay, si Jomari, di ba parang ano rin yan? Mahilig sa kotse. Mahilig sa kotse. Ito, mahilig din sa kotse. Pero sa nakikita ko, responsible driver siya. So yung kotse, sa daddy mo yun? Hindi. Gamit natin. Ay, hindi. Ano? Hindi. Yung kotse ko. Ano so, naman, parang hindi naman kaya nung daddy talaga. Ay, hindi. Imposible yung sinasabi mo. Alam ko, kaya galit sa si Jomari. So, kasi makaka-react naman si Andre, parang hindi naman kaya nung daddy. Bawasan mo nga yung big movements. At least may binigay naman yung daddy mo pa. Tapos yun, inaalagaan mo na lang. Super! Kasi nagmay-mekaniko rin to eh. Oo, yan ang course niya. Mahusay ka sa troubleshooting. May naman yun ah. Mahusay ka sa troubleshooting. Bakit pag ako nagtatanong, parang lahat na lang may mali. So, ilan taon na si Andre? 1998 ka, Andre? 22 na. Hindi mo nakikita sarili mo, Aiko, na magiging lola at what age? Siguro mga 28. Kasi gusto ko pang abutan yung magiging ako. Kung ako lang si Jeff, bakit ba? May alam ka ba? Kami naman siya. Gusto ka nga. Nasisira yung mami. Ano? Yun, yung mga ganong age. Kasi gusto ko maabutan mother yung ano. Pero, since ngayon pa lang siya mag-start ulit sa lahat ng buhay niya, reset siya. Ang pag-aanak can wait naman. Ang priority niya dapat yung pag-aanak. Pero, pinakilala na si Andre sa'yo. Na feeling mo eh, ito na yung makakasama for life ni Andre. Mula. Walang gano'n. Sa'yo ba meron? Ako na nga sa'yo minsan eh. Bago. Mas malaswa yung pag-aamin ni Andre sa akin kesa sa'yo. Ang buti naman. Yung kalaswaan sa akin niya binabato sa'yo. Paano mag-filter pagdating sa akin? Hindi. So, paano naman si Martina? Si Martina ilang taon na? She's 14. Wow. 14. Si Martina wala pa pag-aamin? Wala. Takot lang dito. At saka, strict to si kuya niya. At saka, ako naman kasi, half ako na pagiging strict. At saka, half na pagiging hindi niya. Since, ano ako, single mom ako. I have to be both, di ba? Na strict at disciplinarian at the same time meron din ako tagabigay-bigay sa wow. Pero ano yung lagi mong natatanda na ito yung tatak ng nanay na kahit naiirita ka na kahit annoying na eh ganyan si mami ever since oh. Ako ba maging lola? Yan ang lagi niya sinasabi sa akin at nasya ka naging lolo ka. Grabe. So yun ang lagi mong naririnig sa naririndi ka na annoying na siya. May mga times lang na parang napapagdudahan ko na parang baka nga bang tiwala sa akin si mami. Yan. Pero naiintindihan ko naman kasi siyempre si mami nagdaan sa ganyan stage. Maraming nabuntis, ganyan. So yun, naiintindihan ko naman yung ano ni mami dun sa side. Si Andre naman, ano yung nare-remember mo?
Tapos naiirita ka or annoying na din. Ah, ano ba? Si Andre? Hindi, minsan nasasabi niya ako na, ma, yun na naman ah. Ano yun? Kasi syempre nga, di ba? Meron ako mga field relationships at saka field relationships. But this time around, himala, hindi ko siya naringgan o napakinggan na sinabi, yun na naman. So I guess, nakikita niya talaga na yung seryoso yung relasyon namin. I'm not saying hindi seryoso yung relasyon namin. Ito parang isisit at something na talagang meron ko. So, 28 si Andre, para magkaroon ka. Pwede sana 30. Pwede 30 na lang. Oh my God! Sana ko ni Padre Pino. Hindi yung hangin, para natali. Anyway, paano mo i-describe yung pagiging nanay mo? Siyempre, mas okay kang nanay kumpara sa iba na sobrang hihirap yung inanong. Na dapat nating hangaan. Pero si Aiko, sa pa namin parte ng pagiging ina nito namin na hanga. Yung point lang na kinaya ko mag-isa. Kasi hindi mo lahat malalam ng mga tao kung pinagdaan ako bilang sila, ma'am. Ikaw, alam mo yan, di ba? Yung hirap, there was a time na talagang pinatukan kita dahil uy, isino. Oo, parang ano nangyari sa'yo, di ba? Oo. Parang, hindi, si Aiko kasi mabait. Mabait siya sa'yo. Bakit na alam mo yan? Ay, amay, pinananggod mo. Kung magbibigay, magbigay. Kung hindi, di ba? Di ba may ganyan ka? Magbibigay. So, dami gumagalaw eh. Dami gumagalaw eh. Dami gumagalaw na tao eh. Bakit? Nakaka-tense lang. Oo, may biglang boom! Gagano'n. Dami gumagalaw na tao eh. Napatingin niya. Dami mga lapit. Parang may isang may kapatali. Hindi ka na nabubuisit? Hindi, kasi nakita ko mother yung ano eh, yung outcome nung mga ugali ng mga anak ko. Mabubuti silang bata. At hindi sila yung mga bata na naghahangad ng hindi ko kahit ibigay. There was a time kasi na nung sobrang sagsad ako, nung natalo sa elections, tapos sa career ko wasn't so okay. Yung mga kids ko, syempre, sanay sila sa okay na buhay because at that early age, I guess na ako mother, di ba? Yung ipon ko, naubos lahat ng selections sa natalo ko. So, naghihirap kami nung time na yun. Nakita ko talaga na nahihirapan din yung mga anak ko na nag-adjust. Syempre sa magandang buhay, tapos biglang nahiwala, di ba? So, nung slowly pinipick up ko na naman yung sarili ko, thank you Lord, dahil talagang binigyan na naman ako pagkakataon sa showbiz. Nakita ko na yung anak ko nag-a-adjust sa sitwasyon din namin. At hindi ka lang sa showbiz binigyan ng chance, sa pag-ibig, oo, sa puso. Totoo. Kayo, anong reaction nyo? May bagong pag-ibig ang mama mo na ilang taon na kayo? Four years. Nung mga bago pa lang sila, ano, umuusap-usap sa bahay, parang sa amin lang ha, hindi mo alam yun. Ayan si mami. Ayan, ano, may jowa. Kaya ni Martin na nag-usap. Ayan, buhay niya ni mami. Maupunta sa iba yung attention niya. Okay lang yan, at least masaya si mami. Tapos, eh, nakakasundo naman namin din si Tito J. Consistent naman yung si Tito J sa amin. So yun, unti-unti namin parang natanggap din si Tito J. Hanggat sa may, yun, nagbabonding na kami si Mimi. Yung close kay Tito J. Actually, mas close sila eh. Anong wish nyo na sana yun ay yung huli ni Mami? Yun naman laging wish ko kay Mami. Yun ay huli. Yun ang huli. Sa ulo. As compared sa mga nakaraan. Yeah. Paano yun, Ikes? Pag nakikipag-relasyon ka, kailangan mo i-consider muna yung feelings sa mga anak mo or wala na mga ganun. Basta nakikita nyo rito na pumuformal. Nung una talaga, si Jay had to make an effort to win their hearts. Una, inuna niya si Andre kasi panganay ko. Naging close sila and then sa kotse. Tapos yung nagkataon at that time, yung mga races ni Andre was in Clark and Subic. So meron na silang isang na pinagbabandingan. Tapos si Martina, nung huli, hindi masyadong okay si Martina kay Tito Jane eh. Kasi nga, na-trauma na si Martina eh. Kasi nga, yung isang ex ko, sobrang close na close siya. Parang father figure. Na-disheartened siya nung nag-hiwalay kami. So, feeling ni Martina, ayoko na maging close na naman dito. Gumawa ng paraan si VG na maging close talaga kay Martina. Kaya ngayon, close silang tatlo. Minsan nga, napagkakaisahan pa ako eh. Out of the picture ako, meron silang mga usapin na hindi ko alam na sila lang ang nagkakaintindihan. Kasal? Kailan ba? Hindi ko rin alam eh, hindi pa nga nagpo-propose. Eh, ako naman mag-expect. Kaya naman. Pero pag umiyak ng mami mo,
alam mo kung kailan siya malungkot, kailan siya umiiyak, kailan ka papasok. Pag sa mga times na ganun na nandun yung mami mo. Ewan ko, parang may itsura si mami na pag nakita mo siya. Alam mo agad na, ah, hindi okay si mami. Ganun, may ganung vibe agad. And then, yeah, kinukonsole mo, kinukonsole. Huwag ka ganun kasi, direct agad ako kay mami, ano, okay ka lang. What's wrong? May ganun. Yeah, lagi akong ganun. Sasabi ko, wala ha, okay. What's wrong? Na minsan nakukonsensya ako kasi tinatago ko sa kanila, lalo na kay Andre, alam niya, hindi ko alam kung siguro kasi siya ang firstborn ko, alam niya, and mas mature na siya kay Martina, alam niya isang tingin niya lang sa akin pag hindi ako okay. Si Martina, hindi kami si Martina. Si Martina kasi is more of a idea. Para ako nananamin sa kanya. Since 14 pa lang naman siya, iba yung paglalambing niya sa akin eh. Si Andre kasi, lalo na mother kapag laging bilinsa ni Andre, huwag ka na magsusumbong sa akin na nabastos ka o ano. Kasi proven na yan, mother, dati nabastos ako when we went out. Kasama ko si Andre, may tumulak sa akin nun. Si Andre talaga was willing to take a bullet for me talaga. He's the type of son na ganun talaga. Merong naging karelasyon yung mama mo, tapos kinonfront. Meron. Meron. Oh, anong dialogue mo or anong scene? Basta inan ako eh. Parang kung inausap ng hindi tao yung taong kausap ko eh. Paano yun? Parang walang respect yung salita ko. Yung ba kinakatakot mo lang eh? Pag niloko ka or pag inaway ka? Tumitingin lang ako dito kasi nag-iisip ako. Yung si Arco. Ako tuloy nakukonsyon. Wala nga. Okay. Yung mga pangyayari sa buhay mo na kung sana hindi makarating sa anak ko, di susugurin to, gigirahin ko yun. Pagka yung ano, may physical, hindi ko pwede, lalong na dito, hindi ko pwede sabihin. Kasi wala siyang pakialam kung sino ka o ano ka. Ay, nako. Pagtatanggol niya talaga ako. Yun ang alam kong proven talaga si Andy. Ano lang ba pangako mo kay Aiko bilang Mother's Day? Na pwede namin balikan dito. Oy, ay, Andre, baka nakalimutan mo. Ito yung sinabi ko. Hindi mo kayo bibail sa kulungan kahit kailan. Oh, yun. Kasi yun ang takot ko, mother, talaga. Lagi dasal ko prayer ko. Ayoko na na pagpiansa ako dahil may nasaksak sila o may nakaaway. Ayoko na. Na mali sila. Oo, na mali sila. Ayoko talaga. Imukulong sila na may naragrabyado silang tao. Yan ang prayer ko talaga. Huwag saan. Thank you, anak. Promise. Ano yung sabi nun ba't ibe-bail? Dahil hindi mo ibe-bail? Hindi, kasi mother, siyempre... Sabi mo lang yan? Mali eh. Kaya, pero kasi, sabi mo lang yung nanay ka, ano ka yun ba? Yun nga, pero hindi ko kakayanin kasi mother, kunyari makulong sila dahil naplantahan sila ng droga. Oh my God, hindi ko kakayanin. Kasi drugs is mali talaga eh. So pag mali ka, mali ka. At hindi ka naman bumabarkado sa mga addictos. Ayun. Yun ang importante kasi minsan hindi tinitingnan ng mga bata yung pangalan. Sembento. Ano ba yan, Andre? Nagtitipon-tipon na sila, nawala na yung camera mo. Kasi parang nag-walk-walk na. Ano yun? Nagtitipon-tipon na sila eh. Kasi nagtitipon-tipon. Sila! Parang mayroong meeting the advance doon. Pati yung camera man natin, nawala eh. Hindi ko kaduda-duda yun. Si Direk Tom nag-walk out. Oh, anyway, dito na tayo dumako sa ano, tayo. Wala naman talagang prank. Game. Ano? Ako na naman, ang dami ko lang pinagdaanan sa buhay. Andre! Tingnan natin kung gano'ng kakamahal ni Andre. Kung sasaluhin ka ni Andre dito. Oo nga. Andre, kaya mo yan. Ready ka na, Andre? Hindi. Ha? Bakit? Ako mo gano'n? Hindi, ikaw nga magtatanong sa kanya. Ay, ako magtatanong sa kanya? Okay. Andre, meron ka bang nilalandi ngayon? Pag nilalandi, ano lang to, mga one night affair. Oo. Hindi siniseryoso na maging jowa. Oo. Yes or no? No. Okay, ganyan natin. Anong ba't kabila? Nakakatotumang ina na to. Meron ba siyang nilalandi? O, wala. Wala ka nilalandi? Wala. Oo. Oh. Wala. Ikaw na, magkakataon mo na parang nilalandi. Grabe. I don't tell a lie. Tingnan natin. Alam mo, kayong dalawa eh. Ikaw direkto na. Manda ka talaga sa akin. Baka ma-disappoint kayo. Wala kaming ano, kayo kayo mag-expect ha. Oo. Oh. So, tanong na Andre. Na answerable yes or no. Wala. Gagantihan mo nanay mo ngayon. Hindi ko naman din matanong yung same question. May boyfriend naman din mami. Kasi wala ka naman dapat alamin sa akin. Diba? Ano ba meron siya? Wala. Sino ba yung dumarating na kamotor? Meron ba? Ay, andito na si Cap. Yan na, Andre. Magtanong ka na. Sa ano ba, ma'am? Sa puso mo, wala ka na po.
Ano bang gusto niyo? Oh, showbiz o yung ano, charot. Hindi naman na pagpuso. Lay detector niya, oh. Ah, wala nang galit. Wala nang galit. Wala? Wala, wala. Mamatay? Oo, kahit mamatay ako, wala akong galit sa kanya. At lalong muna na akong gusto. Ano ba? Mukha namang hindi ko kasi sinungaling. Oo, wala mo ito lang. Babalik mo ngayon ito nang sa tatay. Andre, ito na, magkakaalaman. Mababawian ako. Andre, sa puso mo, wala ka namang galit kay Jomari Iliana. Yes or no? Wala. Sure ka ha, meron yan. Ayan, last question muna. Gumanti ka na ko kailangan makuryente yung nanay mo. Nahihingi ako. Natatakot kasi ako eh. Ano? Huwag kang ganyan ha! Mahampas ko sa'yo na pala. Ang mother, meron kang ano, sugat. Ano? Okay. Hindi serious ko ba kay dad? Kapag ano, nandun ako sa kanya. Happy ka ba? Pag nakikita silang dalawa? Oo naman. Diyos ko, yan na pinagdadasal ko. Diba dati nanawagan pa ako na sana mag-spend time tayo together. Huwag na hawakan yung kamay ko. Gusto ko lang makuryente. Wala talaga. Ay! Tignan natin kung ano. Totoo ba yan? Happy ka na nandun siya kay Jo Marie? Ay! Sabi ko na. Tagal-tagal ko meron ito. Never ako ng kuryente ngayon lang sa inyo. Kira na nyo to. O, bakit mo naitanong yun? Wala lang, ano, kasi no offense, ha? Oo naman. Isang kasi napapansin ko kapag galing-galing ako kay dati. Oo, anong ginawa nyo? Isang tanong lang saan ang tanong. Oo, nagbigay ba? Parang nanguhulit. O, tinanong ba ng mami mo kung nagbigay ba? Oo naman. Oo, di ba? Meron ko nagbigay. Hindi. Diba, dito natin makikita at mararamdaman na parang magbarkada lang si Aiko at si Andre. Diba may mga ganong relasyon na mag-ina, magbarkada lang. Buti hindi mo nasasapok ang nanay mo. Hindi. Alam niya kung ano, hanggang saan lang siya. Ako pa rin ang batas. Ano ang Mother's Day message mo kay Mami? Ibigay ko sa'yo yung ano, this year yung apo. Pinakamuling ng regalo mo ibigay. Boy man. Sige na tapo. Oh my God. Joke lang, anak. I'll continue being... Praning na, praning na. Ayaw ba? Ito kasi. Ano yun? Kaya ano, I'll continue being the good kid. Thank you, thank you. At syempre, yung pakiramdam ni Aiko ay nakapagbuo siya ng mga anak na matitino, mabubuting bata. Ano ang maipapayo or message mo sa mga ina? Lalo-lalo yung mga single moms. Yes. Bago ang lahat, Happy Mother's Day. Hindi lang sa lahat ng single moms, pero sa mommy ko at sa lahat ng nanay na nanonood. And sana pagdating sa mga anak nila, huwag nilang pagsisihan yung mga panahon at oras na binibigay nila para mapatino o mabigyan ng magandang buhay mga anak nila. Kasi paglaki nila, nakita mong maayos sila, hindi mo ma-explain yung kaligayahan na meron sa puso mo. Tsaka resulta yun ang paraan ng pagpapalaki. Diba? Yeah! Hey, Happy Mother's Day, Ikes! Happy Mother's Day din sa'yo, Mother! Oh, diba, Mother? Kasi father and mother ka ng yes, buong ano, yes, mga anak. Jigs. Ngayon pa lang. Ito pa lang mama. Direkto. Yung tao ka naman. Oh, anyway, Aiko. Wala yun. Okay. Hindi po namin na-prop si Aiko. Wala. Ito po yung matinong interview dahil Mother's Day. Yay. Kung ang aming
episode. Maraming salamat. Thank you for having us. Isa sa mga dakilang ina na nakilala ko at kilalang-kilala ko mula pa nung bata. At ngayon isang dakilang ina. At para mo? Miss Aiko Melendez. Thank you. Palakpakan natin Aiko Melendez. Thank you, ha, Mare. Thank you, Mother. Thank you, ha, Andre. Wala. Ayan, syempre pa ang Mother's Day ay hindi po tuwing May lang. No? Every single day dapat Mother's Day. Tama. Diba? Maraming salamat, Miss Aiko. Ang iyong channel? Of course, please mag-subscribe po kayo sa channel ko, Aiko Melendez on YouTube channel. Anak, ikaw? Ako rin, please mag-subscribe kayo sa YouTube ko, Andre Liano. Please, guys. Ayan, syempre ang OGDS personalan na to, OGDS Showbiz Update, at ito nga pong aming page, OGDS Channel. Kung nagustuhan niyo pong aming vlog ngayon, huwag kayong mahiyang i-like ito at mag-comment kayo below. Okay? Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, papausin o GDN sa lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ito yung umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay-sabing, every gising is a blessing!